natin yung magiging level ng flooring. Ito po yun. Paano natin makukuha? Kailangan nyo lang ng metros. Ilalagay po ninyo yung metros ninyo dito. Sasagad nyo dito. Kunin nyo yung 100 cm. Markahan po ninyo. Yan. Tapos yung 100 cm na to, yung 100 cm na nakuha nating sukat, ito ngayon yung pagbabasihan natin doon sa yung level hose. Yung level hose natin. Ito po yung gagamitin natin. Sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung level hose, ginagamit po ito para makuha yung parehong level kahit magkalayo. Gamit yung tubig sa loob niya. Gagawin nyo lang po mga ideas, kukunin nyo yung level hose nyo, itatapat nyo dito yung tubig. Kapag natapat na po yung tubig dito sa guhit ninyo, kaparehas na niya yung level nito doon sa kabila. So yung ginawa natin mga ka-ideas, kinawa natin yung sukat doon, yung level doon, 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 tsaka dito. Sa mga corner po yung mga kailangan, doon po tayo maglalagay kasi ng pako. Yan, nalagyan ng pako dito, tsaka doon, para magkaroon tayo ng layout, ng kapal ng flooring natin. So ito po yung nakuha natin kanina sa gilid. Ang gagawin natin, susukatin ulit natin yung 100 cm. So itapat nyo lang yung 100 cm nyo doon sa guhit. Tapos mamarkahan natin sa baba. Itong baba, mamarkahan po natin. Pwede nyo gamitin itong metros pang guhit nyo. Ayan. Ayan, may marka na tayo. Para mas makita nyo, guguhitan ko ng lapis. Ayan po. So ibig sabihin, ito na yung magiging level natin. Itong marka na to. Kung ano yung prosesong ginawa natin dito, nagpagkuha ng 100 cm, ganun din ang gagawin natin, 100 cm, magdadrop tayo. Tapos kung saan ulit yung 100 cm na tumapat, yun na yung magiging ka-level ng flooring nila dito. Ngayon, gagawin natin, gagamit kayo ng concrete nail para kunin yung level nito. So gagawin natin dito, dahil ito na yung flooring level nila, papako lang natin to dito. Ayan. Maglalagay na lang tayo ng tansi dito para mag-flat dito. Ito naman mga ka-ideas, dito sa kabila, gagamit lang kayo ng concrete nail ulit. Pako natin doon kung saan na tumapat yung sukat. Okay, pwede na to. Mamaya itatalin natin dito yung tansi para makita natin yung level ng flooring. Sunod naman doon sa kabila. Yan, apat po yan sa bawat sulok. Ito yung tansi natin. Tali natin, buhol natin. Pasok natin dito, hilain para humigpit. Sigurado yung naka-level dito sa flooring na to. Hilain natin ito papunta roon sa kabila. Sukatin, itali. Sigurado yung pong batak na batak tong tanse para hindi po lumaylay. Yan o, pasok natin, hilain. Siguraduhin yung tali nyo, pwedeng ilipat-lipat, no? Pwede nyo ilipat, magagalaw. Ayan. Ayan, no? Pwedeng ilipat. Ngayon, hihilain natin to. Ayan. Pagkahila nyo dito, tatali natin to dito ngayon. So, yan. Naitali nyo na dito, pwede na rin to ilipat-lipat. So kada magbubuhos tayo mamaya, ililipat lang natin yung tanse kung saan tayo maglalagay. So yung layout natin, isa dito, isa doon, tapos isa dito. Yung tanse dito, pwede nyo i-adjust papunta rito kung saan kayo banda magbubuhos mamaya. Tapos pong lagyan ng bato at mga buhangin at nakuha na yung magiging kapal ng ating flooring, pumutol po tayo ng bakal para sa ating flooring. Tapos inilatag po namin ito at itinali.
gamit yung mga alambre. Siguraduhin po na may spacer po sa ilalim ng inyong mga bakal upang hindi po nakadikit ito sa lupa. Pagkatapos, dako na tayo dito sa pagpo-flooring. Heto na, tuturo ko na sa inyo kung paano papakinis ng flooring gamit ang semento. Pagkalatag po ninyo ng inyong halong semento at nakuha na ninyo yung tamang level niya gamit yung bara, sasabuyan natin ito ng purong semento. Ganong kakapal yung ilalagay nating purong semento? Depende po yan sa kapal at kung gaano kabasa inyong flooring. So nakikita nyo dito sa video, sinasaboy lang po natin ito, pagkatapos rurudilahin natin. Rurudilahin natin yan ng rurudilahin hanggang kuminis. Ngayon, kapag basang-basa pa rin mga kaideas, babatoyin ulit natin ito ng purong semento at hayaan natin nasipsipin ito ng buhos natin. Pagkatapos, pakikinisin ulit natin hanggang sa maging makinis na itong flooring natin. Sa mga kaideas natin, may mga iba't ibang paraan po dito. Tulad ng ginagawa namin dito sa video ito, ginagawa po namin, pinapakinis namin kaagad. Hindi na namin tinatapos lahat ng buong pagpo-flooring. Isang paraan mga ka-ideas kasi, kailangan buhusan muna ng rough, tapos habang natutuyo na, padadaanan naman ngayon ng purong semento. Pero dito sa ginawa natin, dahil maliit lang naman itong kanilang flooring, mabilis ang paggawa na po yung ginawa natin. So, pagkalagay, purong semento kaagad, pagkatapos pakinis. Kung sakali mang mayroong kailangang i-repair, babalikan na lang po natin yon. Panoorin po yung video kung paano ginagawa yon dahil paulit-ulit lang yung proseso. Yan, pagkikinisin lang po natin. Hindi po natin ito gagamitin ng brush, foam at kung ano-ano pang pang-final finish niya. Talagang tanging rodelang bakal lamang po ang ating gagamitin. At suggest ko rin po mga ideas, gamit po kayo ng katamtamang timpla at hindi basang-basa sa pagbubuhos dito. Makakatulong po yon para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis ng flooring. So mga ilang coating, no? Mga ilang coating, baka itanong ng mga ideas natin yan. Depende pa rin po yan, no? Pero pwede pong 2 to 3 coating. At dito sa part ng video nito, kung tatanungin ninyo bakit nakatungtong tayo sa kahoy, apakan natin yan kasi nire-repair natin yung mga kailangan pang i-repair. Yan yung mga parting basa pa at dinagdagan natin ng purong semento ito para pakinisin ulit. So ayan, malapit na tayong matapos mga ideas. Kunting hagod na lang. Pagkatapos, sa mga parte na basa pa, talagang lalagyan nyo lang po ng purong semento. Hayaan nyo na sipsipin nyo yun. Kapag basa na, saka nyo ulit padaanan ng rodelang bakal. Pakinisin nyo lang ng pakinisin hanggang sa kuminis. Kapag basa pa, lagyan ulit ng purong semento hanggang sa maging tuyo. So yan po ang paraan kung paano magpakinis ng purong semento. Para shout out natin si Hanik Buhay at kay Russell D. Ark. Shout out kay Joe Patrick Arce from DMCI Company. Shout out kay Boods Usana from Sual, Pangasinan. Shout out kay Ruben Santos. Shout out kay Yel Vlog Works. Shout out kay Wilfredo Fernandez, kay Mrs. Nadi Fernandez.
from Manitoba, Canada. Shoutout kay Edwin Kasaklang from Pangasinan. Shoutout kay GR Segundo. Shoutout kay Nipple Tunog. Shoutout kay Terdex Vlog from Cagayan de Oro. Shoutout kay Manny Works PH YouTube. Shoutout kay Marlon Maghuyop. Shoutout kay Niger Works and Garage Shop. So yun po yung mga shoutout natin para sa video ito. Maraming salamat sa panonood po ninyo. At like and subscribe na lang po. Mag-comment po kayo kapag nakatulong sa inyo itong video ito. So see you po sa susunod na videos natin. Abangan po ninyo ang iba pang mga video natin.